Masarap! Yay! Ang sarap guys, sobra! Napakasarap niya, the best talaga yung lechon na to. Hello guys! Welcome back to my channel! Today, ay magmumukbang tayo! Yay! Featuring some Cebu Delicacies! Yay! So guys, kain-kain na muna tayo ha. Guys, kasi nga nahirapan ako dun sa pagti-tiktok natin. Pero huwag kayo mag-alala, magti-tiktok pa rin tayo. Dahil kasi dun sa ano, copyright pala yun. Ang hirap pala yun. So, eto na! Tadang! Ang dami pagkain! Ayan! O nga pala guys, while doing the challenge, meron akong questions na sasagutin galing sa mga friends ko sa TikTok, Facebook, at YouTube. So, eto na guys, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Let's do this! So, for our first question, saan ka po galing? Or nakatira? Wow! Saan nga ako galing? Edi syempre sa mama ko. Diba? Seriously, I was born and raised in Cebu. Pero lumipat kami nung 17 years old ako sa Maynila. So, parang half of my life ay nag-spend ako sa Cebu. Tapos, the rest of them sa Manila na. So, dun po kasi ako nag-aral. Tapos, nagtrabaho din. Before ako nag-OFW. Tapos, bumalik na rin ako dito sa Cebu last year. Andito ako ngayon, naka-base sa Cebu. Siyempre. Masarap! Yay! Ang sarap guys, sobra! Napakasarap niya, the best talaga yung lechon na to. Kasi, ang lechon, hindi talaga nawawala sa lahat ng okasyon. Mapa-birthday, kasal, sa dito sa Cebu, present talaga to. At ang pinaka-favorite part ko, itong balat ng lechon. Napaka-crispy niya guys. So, tawag namin dito is kubal. Kasi po ano, my God, tataba talaga ako nito. At nag-gym pa naman kami ni Jody. So, next question na tayo guys. Ano po ba ang natapos nyo? Ah, tinapos ko na ang lahat sa amin. Kasi hindi na kasi nag-work. Ayan. Di guys, seriously, ang natapos ko ay IT sa SDI College Alabang sa Manila. Wow! So, after that, pagka-graduate ko, kung ano-ano na lang yung mga pinapasukan ko. At mostly, related siya sa public relation. Gusto kasi nila akong i-display. Wow! So, ayun, napa-customer service, modeling, and acting din. Dati kasi nag-workshop din ako sa ABS, tas sumasali din ako sa mga pageantry, kung ano-ano. Pero nagtagal talaga ako as flight attendant. Nagsimula ako as flight attendant sa Air Asia for 5 years. And then after that, nag-continue ako sa Qatar Airways for almost 4 years ako doon. Ayun, nakakaliw din, nakakapagod at the same time. Pero worth it talaga yung experience doon guys. Sobrang napakasulit. At ang ganda kasi nga na makakapunta ka ng iba't ibang lugar. Wow! Ng libre, tapos makakasamulamuha ka pa ng iba't ibang klase ng ano, tao. Saka iba't ibang culture. So guys, ayan, ito. Sa pangalawang tikim na tayo. Dito naman tayo sa siomai. Siomai sa pizza. Sarap! Yummy! Ito pala yung siomai sa tisa, guys. Kaya pala siya tisa, kasi ay tinaguri ang siomai capital dito sa Cebu, which is dun sa tisa. So, may siomai festival pa nga dun eh. At kung trip nyo mag-siomai mukbang, I suggest try nyo magpunta dun sa tisa.
kasi parang may food street doon na mahabang-mahaba at iba't ibang pagkain, pero yung main attraction talaga nila ay yung siomay talaga. Kasi bukod sa mura na, masarap pa. Parang may only siomay pa nga dun eh, na 100 pesos lang. So guys, if makapunta kayo dito sa Cebu, I suggest pumunta kayo dun sa Tisa at talagang mabubusog kayo. Promise. Alright, next question na tayo guys. May lahing foreigner po ba kayo? Wow. Ayun. So yun, yung papa ko is half Spanish. So siguro, may porsyento na rin akong Spanish. So, pero ngayon, marami ding nagsasabi sa akin na para daw akong half foreigner or kung ano-anong lahi. So, like, parang ganun. At nakakatuwa lang din si mama kasi nga, tinutukso daw pala siya na Espanyol daw yung papa ko. Kasi nga, dinala ako ni mama sa Spain nung bata pa ako for 3 years. Wow. Pero, Pinoy talaga ako guys. Proud tayo dyan. Guys, so ito naman, titikim na tayo sa Chinese Goyong. Sarap, grabe, sarap. Yummy. Sarap niya guys, promise. Gusto niyo? Look, asa ka. Di masyadong matigas yung wrapper guys. Kaya pala, ang daming nakapila dito. Kasi sobrang sarap pala talaga niya. Yummy. Lalo na pag sinawsaw mo sa sauce niya. Shucks, ang sarap talaga, sobra. Itong ngoyong na to guys, parang sila ata yung pinakaunang original Chinese ngoyong dito sa Cebu. Kasi, sabi ng mama ko, matagal na daw sila, like mga 50 years or higit pa. Kaya, minahanap-hanap talaga siya ng mga tao dito. One. So, ayun guys. Next question na tayo. My girlfriend or asawa na po ba kayo? Sa tingin mo. Anyway, ito nga pala yung girlfriend ko at asawa ko. Ang cute nila guys, di ba? Actually guys, single po talaga ako. Wow. Itong si Jody at saka si Daisy, sila yung mga pinaka-close friend ko since high school. At napaka-supportive talaga nila. Yay! Naalala niyo ba si Jody, yung camera woman ko nung mga previous vlogs ko? Thank you nga pala, Judy, ah. You're welcome. I love you guys. Yeah. Hi! Friends lang kami, guys. Actually. Oh, ito, Judy, guys, Daisy, kain tayo. Tulungan niyo naman ako, huwag kayong mahiya. Kain tayo mamaya. Kain tayo naman ang mga nandito, di ba? Yummy! Guys, wait! Munti ko na makalimutan. Eto, may puso pala tayo. Ay, hindi pa ito nabuksan. Ito. Ito pala yung puso. Hindi siya puso ha, kundi puso. Matigas, ganun. Ito pala yung pinaka-perfect partner ng lechon, siomay, moyong, barbecue, at kung ano-ano pang mga pagkain dito sa Cebu. Dito kasi sa Cebu, pag street food or kunwari, mag-a-outing kayo sa beach, automatic talaga andun yung puso. Dahil bukod sa masarap na, mura pa at nakakabusog pa. So, next question na tayo guys! Yay! Mahilig po ba kayo sa pets? Yes! Oo naman! As a matter of fact, may dalawa akong Siberian Husky. Sina Flash and Mocha. Ayun! Nasa labas lang sila guys kasi nga baka makikisaw-saw sa Mukbang challenge natin.
i-feature ko na lang sila sa mga future vlogs ko, guys, para mas makikilala niya rin sila. So, guys, tikman na natin yung nilarang. Ayan, may sabaw siya, guys, ang dami. Or nilarang na isda. Wow! Sarap! Parang sinigang sa Tagalog. Pero, sa pagkakaalam ko, mas mild ata ang lasa nitong nilarang tsaka purong natural talaga yung sangkap niya. Ang sarap niya, guys! Lalo na ngayong tag-ulan. Try niyo pag nagpunta kayo dito sa Cebu. Maraming marami kami dito. Guys, next question na tayo. Ano po ba ang pinagkakaabalahan mo ngayong may pandemic? Actually, guys, ang dami. Wow. Di ko nga naramdaman na may pandemic eh. Ako kasi yung taga-bili dito sa amin. Kasi yung mama at papa ko, seniors at hindi sila makalabas. So, bawal lumabas. So, every now and then, ako talaga yung lumalabas pag may kailangang bilhin or pag magbabayad ako ng bills. Yay! Hey guys, ayan, tikman naman natin yung puchero. Actually, ang nagluto nito, si Noe. Siya yung chef namin slash director namin dito. Tsaka yung nilarang si Jody naman. Magagaling kasi sila magluto, guys eh. Talented. Guys, ang sarap niya oh. Ang saucy. Wow. Sarap! Guys, para siyang bunalo. Something yung parang lasa ng pagmamahal. Chos. Pero masarap talaga siya, guys. Masarap talaga magluto kasi si Jody at saka si Noe. So, sige, another question na tayo, guys. Ito, ano ang pinakamagandang lugar na napuntahan mo? Ano nga ba? Actually, ang dami, guys. Wow. Pero ang pinaka-memorable kong lugar na tumatak talaga sa akin is yung ano, Madrid, Spain. Kasi diba, dinala ako ng mama ko nung baby pa ako. For 3 years din ako doon. Tapos, ang ginawa ko kasi, binalikan ko talaga, as a flight attendant, talagang ni-request flight ko papuntang Spain, Madrid, para mapuntahan ko yung pinuntahan ng mama ko. Pinuntahan ko yung lugar kung nasaan yung picture na binigay sa akin ng mama ko. Itulad nito. Tapos, diba? Para siyang ano, guys, para siyang deja vu na ang ganda na. Parang binalikan ko yung nakaraan ko. Pero baby lang ako noon, dati. So, bukod sa Spain, Madrid, New Zealand, sa Auckland. Sobrang mahaba lang yung flight ko doon from Qatar kasi papunta doon. Mga 17 hours. Sobrang almost the whole day ka na sa aeroplano ka lang, diba? Tapos nakapunta ako doon. Sobrang ganda, guys, kasi nga, ang babait ng tao doon, napaka-welcoming ng mga cultures ng mga tao doon sa akin. May city sila, pero napipreserve pa rin nila yung mga natures doon. Wow. Yung mga halaman. Tsaka maganda yung weather doon. So next naman, syempre sa Asia, sa Philippines, syempre, there's no place like home, di ba? Kaya nga ako umuwi eh. Kasi syempre, mas mahal ko yung Philippines. Mas mahal dito ko si family ko. Eto, okay ka? Wait lang. Okay guys, tikman naman natin ngayon yung Sue to Kill. Eto yung Sue to Kill. Tinatawag siyang Sue to Kill dahil Suba, which is ihaw in Tagalog. Tua or Tola
which is tinola in Tagalog. And then, kilawin or kilaw dito sa amin. So, itong ginawa nila sa akin is made from yellowfin. So, we have sinugba, tinola, at kinilaw na yellowfin. Tinawag siyang sutukil kasi ang mga Cebuano mahilig sa mga shortcuts. Like for example, balay nagiging bay, which means bahay in Tagalog. Or kalayo nagiging kayo, which is apoy naman in Tagalog. So, tikman na natin guys! Masarap ng sinugba. Dito naman tayo sa yummy tinola or tuwa. Ay, ang galing, sarap. Ang galing-galing ng partnership nila. Yummy. Tapos dito naman tayo sa kinilaw or kilaw. Kilawin. Sarap! Grabe! Galing! Napakasarap na ang combination ng tatlo ng sutukil, guys. So, ayan guys, next question na tayo. Eto, sino ang celebrity crush mo? Sino nga ba? Alam nyo madami. Actually, ang pinakagusto ko talaga, si Ivana Alawi. Si Ivana Alawi kasi, para sa akin, isa siyang mabait, maganda, sexy, parang all-in-one na siya, guys. At saka, pinapalo ko siya sa TikTok, saka pinapanood ko minsan yung mga vlogs niya, kaya lang hindi niya ako pinapansin. Sana mapansin niya ako dito. The Kenemen. Diba? The Kenemen. So guys, ito na tayo. Ano ba ang susunod nating titikman? Ayan, nakikita ko. Ito pala yung Larshan Barbecue. Ang sarap, mukhang sarap-sarap guys. Alam nyo guys, parang ito na yung pinakasikat na barbecue dito sa Cebu. At parang di kompleto ang pagbisita mo dito sa Cebu if di mo ito matitikman. Tsaka konting trivia lang guys, ang Larshan pala ay combination ng ina ng may-ari na si Pilar at ang kakambal niyang si Shana. So kaya tinawag siyang Larshan. So ngayon, pag sinabing Larshan Barbecue, agad maiisip mo talaga at tumatatak talaga sa isipan ng mga Cebuano ay yung Larshan Barbecue. So for our next question guys, if magiging superhero ka, sino ka at bakit? Ano nga ba? Ba't may power-power na tayong nalalaman ngayon? ano nga ba? So ako, kung ako, talaga kung magiging superhero ako, pipiliin ko si Superman. Kasi si Superman ay nasa kanya na lahat. Bukod din sa kahinaan niyang kryptonite stones. Pero lahat yun, nagagawa niya siya yung pinakamalakas, mabilis, at mabilis lumipad. Lahat, di ba? Siya yung pinaka-idol ko na superhero. So guys, ano na ba yung susunod nating tikman? Ching! Ayan, alam ko na. Halo-halo. So, asan nga ba yung halo-halo natin? Uy, ayun. Yay! Ayan guys, medyo natunaw na siya kasi kanina pa namin binili. Pero naka-freezer to, tingnan nyo. Ang creamy niya pa rin. Diba? Tikman natin. Ang sarap! Grabe! Sobrang guys, ang sarap! Yummy! Walang katulad! Wow! Ang creamy ng yellow guys! At ang ginamit di siya yung crushed ice lang. Tatlo talaga yung medyo sikat na halo-halo dito sa Cebu. Yung Melton, Moonbeast, at yung Souls Halo-Halo. Pero ang pinaka nag-boom talaga is yung Souls Halo-Halo dito sa Cebu. At madami na siyang branches dito sa Cebu guys. Wow. Ang sarap naman talaga kasi guys. Promise. Okay.
Okay, next question na tayo guys. Saan nyo ba mas gusto? Sa Cebu or sa Manila? Saan nga ba? Ito guys, mahirap na question to para sa akin. Kasi nga, half of my life sa Cebu, half of my life sa Manila, di ba? Which is, ang gusto ko naman kasi sa Cebu, syempre, andito pamilya ko. Kaya may mga friends din ako nung high school. Pero sa Manila naman, mas madami akong friends doon. Kasi syempre, doon ako nag-college, tapos doon na rin ako nagtrabaho. So, marami akong nakakasalamuha, marami akong nakikilala doon sa Manila. Tsaka mostly sa mga ano, pag gumigimik kami, doon talaga sa Manila yung gimikan yung madalas kong ginagalaan. Wow! Pero dito sa Cebu, mas masaya din. Kasi nga, ayan, kompleto ako sa pagkain, sa mga kaibigan, at pamilya. Kaya dito ako nag-settle down. Guys, kumusta? Ayan, tikman naman natin ngayon itong mga delicacies galing sa Southern Cebu. Ito yung torta ng galing sa Argao. Ito naman ang chicharon galing sa Caracal. At bibingka galing naman sa Dalaget, Cebu. Lahat ito sa mga Cebu galing. Kaya tikman ko nga itong torta. Gusto mo? Ayan naman tayo. Yummy! Masarap din guys. Ito naman, chicharon naman. Chicharon kayo dyan! Masarap siya. Sarap! Kahit nga lang suka, ang sarap din pala. Pero mas masarap din to pag may suka. Mag-i-enjoy kayo, lalo na yung sukong pinakurat. Bibingka! Anyway guys, ito pala, ganito pala yung klase ng bibingka sa Cebu. Wow! Ganito yung tsura niya. Ang bibingka kasi sa Manila, di ba yung parang may yelo tapos may cheese sa taas? Sa amin kasi, ano, coconut yung nasa loob niya. Galing! Favorite ko talaga itong bibingka. Yummy! Ang sarap! Yummy! Galing, para tayong multo bilo. Okay guys, next question na tayo! Yay! Ano yung pinaka-memorable na lugar na natiktokan mo? Ayan! Una sa lahat, syempre, lagi kasi ako nagtitiktok sa bahay. Kaya, memorable talaga yung pagtitiktok ko sa bahay kasi hindi ang nangyayari sa bahay, nagkaka-injuries ako ang dami. Bukod dun, sa bahay namin, syempre, ang pinaka-memorable ko rin natiktokan is, one is dun sa Sibunga, pangalawa, dun sa Magellan's Cross. Dun sa Sibunga naman, ang masaya naman kasi dun is, yung gusto ko yung napakalaking park nila. Tapos nandun na lahat, yung church, yung school, yung city hall, parang pinalibutan yung isang malaking park ng mga ano nila, establishments. Dito naman sa Magellan's Cross, ang pinakamasaya ko doon sa Magellan's Cross ay may sumali sa aking dalawang bata na hindi ko kilala. Pero ang galing nila guys, kasi diba, lahat ng alam ko sa TikTok ay alam din nila. Diba? Tsaka, sipin nyo, ang kabata pa nila pero biyasang-biyasa sila mag-TikTok. Kaya may backup dancer ako doon sa Magellan's Cross kasi kung ano yung sinayaw ko, alam din nila eh. Sila yung ginawa akong backup, hindi na ako doon nag-epic-epic ng square-square. So, kayo guys, baka gusto nyo maki-join sa akin, tara, TikTok na tayo! Baka gusto nyo rin i-do it yung mga TikTok ko, feel free to do it my TikTok guys. Just visit my TikTok account, EarL_AZ. Ito guys, tikman naman natin yung delicacies galing sa Northern Cebu. Ito nga pala yung pintos galing sa Bantayan. Dito muna natin ilalagay. Ang pangalawa naman, ito yung budbud kabob galing naman sa Sugod. Wow! Ito naman yung mga native snacks galing sa titays sa Liloan. Wow! Ito ang mga kadalasang pasalubong pag galing kayong Northern Cebu. Ito pala gawa siya sa mais. Parang dinurog na mais. Sarap guys, promise. Yummy! Bili na kayo!
Mapapamura ka sa sarap. Wow. Game na. Game, guys! Ayan, next question na tayo. Bakit ang galing nyo pong sumayaw? May dance group po ba kayo? Wala po akong dance group, pero sabihin ko sa inyo, nung high school ako, parang nakasayaw yata ako once. Na hindi siya dance group, parang sinama lang ako. Tapos nung college naman, nakasali din ako. Hindi din siya dance group, sinali din ako sa parang competition ng ano namin, yung parang cluster competition sa STI. At sinali ako doon. Yun, nakasali ako sa pagsayo. Pero ang tagal ko nang hindi sumayo, guys. Pero pagbalik nitong pandemic na to, doon lang ako nagsimula ulit sa TikTok. Kaya nung first TikTok ko, hindi ako gaano kagaling sumayo. So parang akong nagpa-practice hanggang sa nahasa na lang ako ngayon. Kaya naging ganun yung moves ko. Siguro dahil nga may experience ako sa dancing, tapos nahasa ulit, tapos ayun, sabi nila magaling daw ako, pero para sa akin, beginners pa rin ako. So guys, dito pa rin tayo sa mga native snacks natin. So, ito ipapakita ko sa inyo at saka explain ko din konti ha. Ito naman yung pichi-pichi namin. Ito yung palitaw. Ito yung nilosak, which is parang dinurog na saging na may konting coconut. Yummy. Tapos, ito yung masi. Ang sasarap nito, guys. Wow. Kinalakihan ko na rin tong kainin. Sobrang ito yung lagi kong namimiss sa Cebu. Ito yung hopia de Cebu. Tikman natin. Sarap! OB flavor siya. Ito yung pan-bisaya. Bali, parang bisayan tinapay. Ito yun naman yung binangkal. Tapos, masarihan. Parang may manis siya ng dinurog at saka nilagyan ng gatas. Wow. Nasarap din ito, guys. Paborito ko ito. Yummy! So guys ha, try nyo tong mga to pag nagpunta kayo dito sa Cebu. Sobrang tatak Cebu at hindi nyo makakalimutan ang Cebu pag natikman nyo to lahat ng mga pagkain na to. Wow! And one thing guys, may nakalimutan ako. Pinaka the best, dried mango 7D. Ito ang pinakasikat sa buong mundo. Sikat na pa sa lugo. Wow. So ayun guys ha, napakita ko na lahat sa inyo yung mga the best food, signature food sa Cebu, tsaka mga native snacks namin dito sa Cebu. Native food, native snacks, signature foods, lahat. At sana magpunta kayo dito sa Cebu at matikman nyo tong lahat na to. Wow. Sobrang the best guys, at ito talaga hahanap-hanapin nyo sa Cebu. Yummy. Hindi nyo makakalimutan ang Cebu pag lahat to natikman nyo. Tatak Cebu! Bye-bye guys! Thank you for watching! Don't forget to subscribe, like, and share!